Kumusta na naman kayo mga beshi ko? For today's videos mga beshi, magdidinengdeng tayo. Pero ang dinengdeng kasi, walang specific na gulay na isasahog natin. Kaya version ito ng beshi ninyo. Pero bago yan, intro muna tayo. Alam ko mga beshi, lahat ng Ilocano marunong magdinengdeng. Pero samahan nyo ako para tignan naman natin yung version natin. Kapag nakapakulo na tayo ng tubig, lagyan natin siya ng bagoong. Pero wag masyadong marami. Magdagdag na lang tayo ng asin just in case lang. Ilalagay natin yung inihaw natin na bangus, yung sahog natin. Ayan, medyo hindi siya kasya pero i-cut natin into two para magkasya siya. Ayan. Sabagay kahit hindi naman, iba-iba naman yung ilalagay natin na sahog, optional lang. Medyo gusto lang ng beshi ninyo na bangos yung sahog niya. Pwede rin mga hipon, ganon. Hanguin muna natin para hindi ma-overcook yung sahog natin. Kasi nga luto naman na, kasi naihaw na. Kaya hanguin natin. Tapos ilagay natin yung mga ibang gulay, yung mga gulay. Maglagay tayo ng mga gulay. Ayan. Ilalagay natin yung, unahin natin yung mas matitigas na gulay. Sigarilyas yung isasahog natin guys. Sa Ilocano palang. Palang in Ilocano. Sa mga Ilocano dyan na nanonood, palang. Sigarilyas pag Tagalog. Pag medyo naluto na, tantsa-tantsado lang ang beshi ninyo. Mahilig sa tantsa. Ayan. Ilagay naman natin yung mga ibang sahog niya, ibang gulay niya. May bulaklak ng kalabasa, tapos saluyot. Ayan, saluyot. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng saluyot. Saluyot rin lang siguro. Tapos, flour ng kalabasa. Naglagay rin ako ng, gusto ko kasi maraming saluyot. Kaya maraming saluyot. Yung green na yan, saluyot lahat yan. Tapos, kumuha rin ako ng kaunting malunggay para mas masustansya yung dinengdeng natin. Ayan, pinaghahalo-halo ko kasi dapat maihuli natin. Huli nating ilagay yung malunggay. Paglagay natin, konti lang, hindi maganda kasi na ma-overcook ang malunggay. Mawawala daw yung ibang enzymes or yung mga vitamins and minerals na nandoon sa gulay. Kaya, tantsahin lang natin. Pati apoy, tantsahin rin natin. Pag nagugulay ako na ganyan, pag hinahalo-halo ko na naaalala ko yung father ko kasi nga palagi niya akong pinapagalitan pag hinahalo-halo ko yung mga gulay. Hindi raw pwedeng halu-haluin ng halu-haluin. Ayan, paglagay mo, wag mo nang haluin para hangkano nga madarder kas labinugbog na kanan ti baboy. Sabi niya. Kaya yun yung naaalala ko. Tapos ilagay na rin natin, ibalik natin yung hinango natin kanina na sahog niya. Para maganda siyang tignan. At saka sinabi ko naman kanina para hindi siya ma-overcook. Tikman rin natin kung okay na yung lasa. Diyan na tayo magdadagdag bawas. Kung magdadagdag tayo ay kung medyo maalat, magdadagdag tayo ng tubig. Pero pag medyo hindi kulang yung alat, magdadagdag tayo ng asin. Patis sana guys, kaya lang wala tayong patis ngayon. Di pa nakabili ang beshi ninyo, kaya asin yung nilagay ko. Almost done na, naluluto na siya. Lagay na rin natin yung malunggay. Pag nalagay na natin yung malunggay, takpan lang natin, yun, luto na. Ganun lang kasimple ang dinengdeng guys, hindi masyadong complicated. Oh, sa inyo yung mga kapwa ko Ilocano, paano rin kayo magdinengdeng? Share niyo naman yung mga sahog ng dinengdeng ninyo pag kayo nagdidinengdeng. Pwede ninyong i-comment diyan sa comment section kung ano yung pinaghahalo-halo yung dinengdeng para ma-educate naman yung mga iba nating mga ka-Ilocano. Ayan.
okay na yung dinengdeng natin, pwede na tayong kumain. Takpan natin ng konti. Ayan. O, yan. Tapos na. Ayan. Shout out sa mga Ilocano dyan, yung mahilig sa mga dinengdeng.